Hanggang ngayon nga kapatid ay may panawagan pa rin ito ngang si Boss Dogs dito nga kay Munton na kamusta na raw ang islat dito nga sa MPL. Nais kasi ni Boss Dogs na magkaroon nga ng islat dito sa susunod na season. Pero ang malaking katanungan nga rito kapatid, kagayahin din ba ng Pinas itong Indonesia na may siyam na islat sa MPL sa susunod na season? Additional islat na naman ba ang ibibigay ni Munton para magkaroon nga ng islat itong si Boss Dogs, Carl TC at Eman? Gusto rin ng EVOS fans para sa susunod na season. Posible nga ba ang bagay na yan? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan pa rin itong ang mga posting ni Boss Dogs kapatid, na kung saan interesado talaga itong si Doggy na magkaroon nga ng islat para sa susunod na season. Kung ating ngang matatandaan, nung nakaraan pa kapatid ay kinukulit na nga ni Doggy itong ang si Munton na nais niya ngang magkaroon ng islat para sa susunod na season, at willing nga itong si Doggy na magkaroon ng islat para dito sa MPL, dahil si Doggy nga kapatid ang isa sa mga influencer ngayon ng MLBB na nangangarap na yung mga amateur ay magkaroon nga ng tsansa para nga makapasok dito nga sa pro scene at i-showcase nga nila ang kanilang talent dito nga sa paglalaro, dahil simula daw kasi nang mawala ng itong qualifier sa MPL kapatid, maraming koponan dito nga sa Mobile Legends ang nawala na nangangarap nga someday na maging pro, na honstaan ngayon kasi kapatid ay wala nangang laglagan dahil franchise base na nga yan, hindi kagaya sa mga nakalipas na season na honstaan kapag nasa bottom to nga kayo kapatid ay malalaglag nga kayo sa MPL at babalik na lamang kayo sa qualifiers kung mag-qualified pa kayo para sa susunod na season. Kaya dyan pa lamang madugo na nga kaagad ang bakbakan kapatid. Hindi mo talaga hahayaan na mag top 7 ka o top 8 ka dito nga sa MPL, dahil paniguradong tanggal ka na sa susunod na season. Kumbaga kapatid, mataas nga yung competitiveness sa mga nakalipas na season noong hindi pa nga franchise base itong ang MPL. Pero syempre naisipan na nga ni Munto na i-franchise itong MPL PH, kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, marami rin kuponan ang nawala dito nga sa eksena. Isa nga itong kuponan ng execration na kung saan kapatid inadap nga yan ng Smart Omega. Yung full lineup nga ng exe noon ay napunta nga dito sa Smart Omega, at ang ilang kuponan nga kapatid ay nakipag-collab nga sa ibang region na may MPL din, nakagaya nga nitong NXP EVOS, dahil sobrang bigat nga ng presyo ng franchise base. Dahil kung bibili ka nga ng slot dito sa MPL, ito lang naman ay nagkakahalaga ng 40 million pataas dito nga sa Pinas. Kumbaga kapatid, ang malaking katanungan nga rito ay kung mag-ROI ka ba kung sakaling bibili ka nga ng slot dito sa MPL. Nakadepende yan syempre sa mga sponsor ng isang kuponan. Paano kung walang mag-i-sponsor, di ba? Hindi ba't lugi ka pa pag nagkataon? Kaya naman, yan din kapatid yung palaisipan nga nitong ni Boss Dog sa mga nakalipas na season noong nagsimula nga ang franchise base, dahil ayon nga kay Boss Dogs ay hindi daw worth it
na magkaroon pa ng islat dito nga sa MPL dahil ito nga kapatid ay paunti-unti na ngang nauubos yung engagement ng MPL matapos ngang ipagbawal ni Munton ito ngang pagtratrastukan. Hindi kagaya noong MPL Season 6 nang makapasok nga itong NXP. Hindi ba't tuloy-tuloy ang trastukan at hype na hype nga itong MPL. Yung ganyang era ng MPL kapatid, yung pinaka namimiss talaga ng mga fans. Ngayon kasi kapatid ay sobrang higpit na nga talaga ni Munton. Yung tipong ngayong season, kahit pinayagan na nga ni Munton ang pagtratrastukan dito sa Pinas, pigil pa rin yung mga pro players sa pagtrastukan. Dahil nakasanayan na nga nila kapatid na kapag may matinding trash talk dito nga sa MPL ay paniguradong suspension o di kaya'y magpe-penalty nga ang pro player na yan. Kaya naman noon ay ayaw nga ni Doggy na bumili ng islat. Pero ngayon nga kapatid, mukhang disigido na nga talaga itong si Boss Dogs na magkaroon nga ng islat dito nga sa MPL na kung saan alam naman talaga natin na kayang-kaya nga ni Doggy na magkaroon naman talaga ng islat dahil financially stable nga itong si Doggy para magkaroon ng islat dito sa MPL. Bukod doon, marami na rin niyang sponsors kapatid at dito nga ay mapapatakbo ng maayos ni Doggy ang kanyang MPL team kung magkakaroon nga siya nito sa susunod na season. Bukod nga dito kapatid, pangarap din ni Doggy na maibalik niya nga itong si Layawi at James sa kanyang poder. At kung titingnan dito nga kapatid ay posible niya rin kunin muli itong ang si H2 lalo na batak na batak nga itong si H2 ngayon dito nga sa Mobile Legends Developmental League. Ilan lamang yan sa plano nga nitong ni Boss Dogs. Pero syempre ang tanong, magkakaroon ba ng panibagong islat o di kaya kung wala mang panibagong islat sa MPL, may magbebenta ba ng islat para sa susunod na season? Dalawang kuponan lamang ang ating nakikita kapatid na kung saan ito nga ay ang RSGPH at TNC Pro Team. Tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang plano para sa kanilang kuponan para sa susunod na season. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay usap-usapan naman dito nga sa Indo ML Community. Ang pangarap nga ng mga EVOS fans na di umano dapat daw sa susunod na season ay may Carl T. Sinaraw at Eman sa kanilang lineup na kung saan gustong gusto ng mga EVOS fans ngayon na kumuha nga ng malalakas na players itong EVOS para sa susunod na season. Syempre na pagpipilian nga yung mga Pinoy na mga pambato natin. Nung nakaraan nga kapatid, mahiling din itong mga EVOS fans na di umano dapat daw si Yawi ay kunin na rin ng EVOS. At ngayon pati ba naman itong sila Carl TC at Eman ay pinapangarap ng mga fans ng EVOS? Paano na lang kung matalo itong EVOS kung sakaling makuha man nila yung mga naglalakasang player natin? Hindi sisi na naman sa mga kababayan natin at kalaunay masisira nga ang karir nitong mga Pinoy import na kanilang ang kinuha. Dalawang mga pro player na nga natin ang nasisira ang karir matapos nga nilang pagsilbihan itong kuponan ng EVOS. Isa nga rito ay itong ang si Dilar kapatid at syempre kahit nga itong si Super Red ay binangku lamang ng EVOS. Kumbaga, kung tutuusin, okay na okay lang naman itong mga PH import na mag-import nga doon sa Indonesia. Pero wag lang sana dito nga sa kuponan ng EVOS dahil may history na nga yan kapatid na kung saan nagpapapangit nga ng laruan ng mga pro player natin kung diyan nga sila mapupunta. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.